Pagsapit ng tag-init, sa susunod na taon, posibleng magkaroon ng rotating brownout. Sobrang nipis na kasi ng reserbang kuryente ayon po sa Department of Energy. Kaya, suwestyon ni Energy Secretary Jericho Pitilla, magdeklara si Pangulong Noynoy Aquino ng State of National Emergency on Power. Yan ang pag-uusapan natin kasama ang ating resident analyst, si Professor Winnie Monsod. Maring Winnie, good morning. Good morning, mga kapuso. Good morning, Susan. Ayan, pag-uusapan nga natin, ano ang ibig sabihin ng manipis ang reserba? What does that mean? Mm-hmm. Tapos, tatanungin natin kay Secretary Pitilla, ano ba ang mangyayari kung walang emergency powers? Mm-hmm. At saka, kung may emergency powers, magkano ang cost para sa atin lahat? Hindi ba? Uh-huh. Okay, let's talk to... So, yun ang pag-uusapan natin, Mari Winnie, yeah. At ito, kasama-kasama na natin dito. Okay, Secretary Pitilla, can you answer that? Yung sinasabi niyo, manipis ang reserba. Anong ibig sabihin? May reserba naman eh. Bakit, you know, so bakit kayo na mag-aalala? Alright, anong ibig sabihin nun? Pag sinabi natin manipis ang reserba, okay, lahat ng tao kasi hindi nila nakikita basta may kuryente lang ako. Uh-huh. Pero kami dito sa Department of Energy, 2014, buong summer, hindi kami makatulog. Okay, kasi every time may bumabagsak na planta, kakainin ba yung reserve? Okay, nagka-red alert tayo mga apat na beses. Ang red alert lang, ibig sabihin, wala nang reserba, talagang kinain na. Apat na beses nangyari this summer. This summer. Pero hindi nyo napansin kasi ginagawan lang namin ang paraan talaga. Okay. In fact, there was one incident in 2014 na nagkaroon tayo ng 3-hour brownout. Hindi rin napansin ng lahat. Bakit? Because isolated areas lang. Ayon. Hindi ganong kalaki. Okay, sabi namin, namamanage pa namin. Alam mo, walang tulugan to. Parang patintero. Okay. However, pagdating natin sa 2015, meron na naman kaming outlook, tinitingnan namin. Okay. Ito'y base sa mga plantang mas madaling masira na ngayon, mga proyektong hindi mangyayari. Lahat-lahat lang sa computation natin, nakikita namin sa 2015, mas matindi ang pagkukulang natin ng kuryente. To be exact, these are all estimates, no? Estimate lang naman ito. We're looking at 20 days on summer. 20 days next summer? Next summer. A total of 20 days? Oo, kalat yan. Anong ibig sabihin nun for us? 20 days wala kaming kuryente, hindi naman ganon. Anong ibig sabihin nun? 20 days na merong rotating brownout every day. Mm. Rotating brownouts. Please explain rotating brownout to our kapuso. Ang rotating brownout, kasi may kulang tayo ng kuryente at hindi sapat sa lahat, mm-mm, ang gagawin yan is, ibig sabihin, maghati-hati tayo. May brownout ka muna na 2 oras ngayon. Okay. Amaya ako naman. Mm-mm. Tapos kay Susan naman. And this will last for 20 days. For 20 days, from ang estimate namin again is anywhere from 10 o'clock to 8 o'clock. 10 o'clock in the evening, 10 o'clock in the morning. 10 in the morning to 8 o'clock. 10 in the morning to 8 o'clock in the evening. Ano ang mangyayari dito sa mga businesses na kailangan ng kuryente? Hindi ba meron sila mga generator? The others, sa mga tinatanong namin, sinasabi nila, hindi namin kakayanin ito. Yung iba naman na merong genset, ready kami sa ganyan, pero mas maigi sana kung wala, para walang disruption sa kanilang negosyo. Pagdating naman sa mga semiconductor companies, hindi sila pwedeng mag-on and off lang. Kailangan 24 hours continuous. Mm-hmm. So sa kanila, parang it's unacceptable. So that is the problem. It is not unacceptable to us, ordinary consumers. Hindi ba? Okay. So ayun ang problema, yung mga businesses. Have you estimated kung what it will cost, you know, in terms of national income, what it will cost this 20 days of brownout to the businesses? Sa ngayon, wala akong figure. Walang figure. Wala akong okay. figure. Now then, so you want the president to have emergency powers. Ano bang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, una-una sa lahat, okay, habang yay pinag-uusapan ang emergency power, kami sinisimot pa namin kung ano pang generating capacity ang makukuha namin. Hindi naman ibig sabihin, sumuko na kami. Uh-huh. Kami naghahabol pa rin. Kaya lang, baka yung ibang mga solusyon namin, Disyembre pa namin malalaman kung go or no go. By that time, wala nang time tayo pang tayo kung ano man itatayo natin. Pero sinabi mo sa akin kanina na hindi, nobody will want to make tayo. We're talking about plants, power mga plants. Papulo, mm-hmm. You know. Kasi it takes 3 to 5 years to mm-hmm. create a plant. Hindi ko natatanungin sa inyo kung bakit ganyan lang nangyari because of, meron kayong power development plan from 2009 to 2030. Pero mm-hmm. maraming nangyari, all right. But why, you know, you cannot have a
somebody build a plant now, and then by the time it's ready, there's already power all over the place. So that's not the right, I mean, that's obviously not the right option. So what is the option that the president is going to exercise pag merong emergency power? Magrerenta, mag-alkila. Ang kinatatakutan ng lahat, magtatayo ba ng planta ang gobyerno uli? Ay, nako, para sa akin, the government is a poor businessman. I love, okay? Talaga. It should not go into business. Okay. Ang gagawin lang nito is to actually, sa madaling salita, okay, is uupa. Okay. Mag-uupa. Okay. Uupa ito for that particular period, summer lang. Kasi... Magkano ang upa? Okay. Ang upa ngayon is kumukuha pa kami ng mga quotes sa iba-ibang mga... Hindi kami maka-formal nito pag wala kami authority. Eh. Okay. Mm-hmm. Parang quotes lang. Pero it's anywhere from... Siguro about 2 billion a year. Okay. Yan ay upa pa lang. Narinig niya na, 2 billion. Hindi pa yan pinapatakbo. Okay. Pag pinatakbo na yan, kasi upa pa lang yan, ibig sabihin wala pang fuel yan. Uh-huh. Kasi naka-standby lang yan. Pag may fuel na, iba na. Iba ang presyo na naman yan. Okay. However, pag-usapan na lang natin, ano ba ang implication sa consumer? Kasi yun ang tinatanong na iba, nako, babalik na naman tayo sa panahon ni Presidente Ramos na IPPs. Hindi, wala kaming intention mag-IPPs talaga. Ito'y upa lang. At ang mangyayari sa presyo ng kuryente is basically kasi merkado ang papasok nito. Number one, ang nasa isip namin, itong planta na to, kung sino man ang upahan namin, bawal i-bilateral contract. Ibig sabihin, hindi pwedeng makipag-contract. Take or pay, hindi pwede. Hindi pwedeng pupunta kasi Meralco at isusub-sub mo ito sa kanila. Okay? Sa WESM lang ito papasok. Mm-mm. Sa spot market. Number two, kapag hindi kailangan, yellow alert lang papasok. Pag normal ang supply, bawal siya pumasok. Sa makatuwid, how much will it cost for the emergency crisis, the cost of an emergency crisis? How much to the Filipino people? To the consumers? To the consumers, as far as we're concerned sa simulation namin, there is no effect. Kung anong binabayaran mong kuryente, currently, it's going to be the same. To the government. To the government. That's to the Filipino people now. To the government, it all depends on the quotes that we're getting right now. But it's anywhere from, siguro kung makakuha kami ng one-year contract or two-year contract, depende kasi kung anong haba eh. Yung iba kasi ayaw pumayag ng short term. Aba! One-year contract, two-year contract, 20 days lang yung crisis? Ano ba naman? Naku, gumagastos kayo ng Malampaya Fund because there's 130 billion there. Wala naman kasing papayag rin. Kasi ang generating capacity nito, ganitong kalaking studio na to, ang isang unit, for example. Ngayon, manggagaling sa ibang bansa yan. Pag dinala mo at sinabi mo, oh, isang araw, okay na tayo, eh sasabihin nila, sa'yo na lang. So we have to have a commercial value for this. So in other words, it's still up in the air. Nobody has any fixed idea of how much the costs are of continuing a crisis, continuing brownout and bringing in a crisis. When will you have those data? We are getting the quotes right now. Okay, iba-iba. Ang inaantay namin talaga is itong GE, merong pang Agreco. Ito yung mga professional na nagpapanayan at hindi lang dito sa atin, ha? Sa iba-ibang bansa. In fact, ang Fukushima dati, yung nagka-problema sila. But you are doing it now. We are doing it so now. So when will the president know so that he can say, yes, I will take emergency powers? Before SONA, okay, over the weekend, we can probably get some figures already. Yeah. Tingnan na lang natin kung ano mangyayari pag kami emergency powers na, ano, si Presidente. Pero inuulit ko, okay, minsan mahirap isipin, crisis ba talaga? 20 days. Pero sa atin kasi isang oras ang mawalan. Hindi lang makita ang unang hirit, talagang nagre-reklamo na. Kasi marami sila nakukuha ang impormasyon dito, Secretary. Anyway, maraming salamat po, Energy Secretary Jericho Petilla. At siyempre kay Maring Winnie Monson.